Patot. Palakpak mo naman ang Panginoon sa buhay po ni Jeric. Hello po. Hello po. Second time po palang tumayo dito. Yung first time po, yun yung meron po si Apostle dito na yun po yung old life na yung lumang Jeric po. Bago, medyo bago na po yung... yung ito po yung second time ko na talagang nakakilala na po kay Lord na medyo lumalalim na po. Nagpapatuloy po para mas lalong lumalim kay Lord. Kaya ikukwento ko na lang po yung old life ko po. Ito po. Yung old life po kasi punong-puno ng troubles. Ibabasahin ko po muna yung life verse ko po. Sa Psalms 138:7. Though I am surrounded by troubles, you will protect me from the anger of my enemies. You reach out your hand and the power of your right hand saves me. Tugmang-tugma po yung buhay ko dito. Kasi yung old life po ay punong-puno ng troubles. Yung tipong nasa akin na lahat, napasukan ko po lahat, yung pagmumukhang ito, na kwan po, nasubukan ko na po yung sagalero po ako, yung nasubukan ko na rin pong pumasos ng fraternity, na muntik na pong namatay, na biglang naka-blindfold po kasi ako that time, na sinuntok na lang po sa tiyan, na biglang di po na nakahinga, na biglang napaupo na lang po ako kasi sobrang sakit po na talagang as in parang akala ko may ililibing na ako that time na yung di ko po alam kung ano yung gagawin ko. Tapos yung pagiging kwan po, yung ako po yung unang parang ako po yung mag-uumpisa ng gulo pagka tinawag po ng official ko na bro, hey Brad, may kaaway tayo. Ganyan po. Bigla na lang po akong mag-high blood po na walang dadalawang isip na pupunta na lang po ako, susugurin kong sino man yung kalaban ng official ko. Ganun po kasi ako, yung pagiging matapang ko nun ay ibang-iba yung tapang ngayon na kasama si Lord. Yun po yung kwan. Tapos po yung, at saka yung kwan po, sa tungkol na lang po sa family ko na yung di ko po alam yung mga pinag-iisip ko, yung mga troubles na nangyari sa akin na nakagawa ko ng di maganda sa papa at kuya ko. Yung tipong nakakuha na lang po ako ng patalim na bigla ko na lang nalabas sa bahay ng lola ko na hinabol sila. Yun po yung dating ako na hindi ko alam kung bakit ganun yung nangyari sa akin. Ganun po, napakasarap po sa pakiramdam na nakilala ako kay Lord. Na laging andyan. Di po akong maiiyak na ikwento kung ano yung dating ako. Kasi yun po yung dating hindi nakakilala na Jeric na. Pero yung ngayon, salamat po ko sa inyo. Dahil po sa inyo, kayo po yung ginamit na way para makakilala ako, mabago yung aking buhay. Thank you po, Pastor, sa mga ate ko po na laging andyan na gumabay sa amin ng aking girlfriend. Na kung may problema man po kami, Thank you po at lagi po kong andyan. Kila Ate Ange, kila sa mga kuya, ate ko dyan na minsan po, di ko nahawak po yung buhay ko, hawak po nila. Yung sila po yung magdidesisyon kung anong susutin kong damit. Bunso, sabi po ni ate ko po na thankful, yung sinasabi po naman nila sa akin ay yun yung para sa kabutihan ko po. Kaya maraming salamat po sa lahat-lahat at yun lang po, basta patuloy lang po tayo mag-serve kay Lord at buong buhay ko po maglilingkod ako kay Lord. Yung dating ako ay hindi na may babalik pa at lalo po akong titibay yung aking pananampalataya. Maraming salamat po, yun lang po. Sige po, bago ko po siya i-release, ipag-pray po muna po natin siya. Hallelujah. Panginoon, we pray, Lord God, unto you at tinatalaga namin si Jeric, Lord God, ang buhay na binago mo at binabago pa. Dalain ko, Ama, na ang iyong banal na santong espiritu ang siyang patuloy na gagabi po sa kanya upang siya po'y mamuhay ng may kaayusan, ng may pananampalataya at merong kapurihan, merong kaluwalatian, O God, na maibibigay sa iyo. Panginoon, once again, Lord God, ano man po ang kanya po mga dinidesire sa kanya pong buhay, ito po'y mangyayari para sa iyong kaluwalatian lamang. Ito, kasama dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen, amen.